The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at korupsyon ang lagi mong daing? Kibigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at diis na bin. Pangunawa at respeto sa kapwa, servisyo totoo para sa masa. Olong gawin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa ma-impluensya. Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Bigwas ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to, ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalukuhan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi, at hindi ka na maaapi. Sa Olongapo na ating bayan, ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Okay, good morning mga kaibigan. Magandang umaga po sa lahat nating mga kababayan dito sa Olongapo, Zambales. Sinsya, namamalat po eh. Talagang grabe, nauulanan. Malakas kasi ang ulan. Kaya doon sa mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga taga-Manila, Quezon City, diyan sa Cavite, Laguna, Bulacan, Tarlac. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po dito sa Bataan at Zambales. At ako po'y bumabati po sa inyong lahat, sa mga Ilocano po'y naimbag na bigat. Hayada kayo amin mga kakabsat. At ganoon naman sa mga Zambalinyo, maganda yalo kuyo mo kaganawan, mga apit mga kuya. At mayong buntag naman sa mga naminaw na nanaw ng mga Bisaya, diri sa Tibuok, Caldozon. At mayapaabaki kayo nga naman sa mga kapangpangan. At maupay na aga sa mga Waray at mayong aga sa inyong tanan sa mga Ilunggo't Ilongga. Ako po si Tommy Abile po ay makakasama po ninyo hanggang alas 11 po ng umaga. Ang programa po ngayon ay wala po tayong komentary. Tayo po ngayon ay mga public service, interview. Kung baga, babalikan natin ang mga ano bang nagawang accomplishment ng ating mga naimbitahan. Ano po, kasi ngayong araw na ito, pagbibigyan ko muna sila para medyo nakakaluwag naman ang kanilang isipan. Pero minsan hindi may iwasan yung mga texter natin na sila mismo ay nanunundot. Kaya magbabasa muna ako ng inyong mga mensahe. Ito po galing po sa mensahe po ng sa inyo po sa ating hotline. Ito naman, sabi niya, good morning Bigwas. Si Magdalena Manayan po ito ay tinawagan na kagabi ni Madam Tate tumatawa. O si tinawagan daw siya ni Madam Tate Marsan. Tumatawa lang siya sa mga naninira sa kanya. Ganun kabait si Madam. At Bigwas, sabi niya, eh pabati naman pala kami dito sa bahay ng apo ko na si Cassandra May, Selma, Jackie, Cecil, Jun, Julian, Lilibet, Abiel, at Lydia Oseda,
God bless. Magdalena Manayan mula po sa Pinagpala, Iram. Yan po ha, yung mga taga-Iram po. Ay, mamaya makakasama po natin si Madam Jean Iclarino. Nakilalang kilala ninyo yan, di ba? Mamaya, di ba? Yung dating CSWD. Mamaya, makakapiling natin siya dahil yung araw kasi ng Biyernes, araw ng public service yan. At siya mayroon talaga siyang kabahagi dito sa Bigwas para sa public service dahil sa kanyang kagandahang loob. Siyempre, yung mga natutulungan natin, yung lumalapit sa Bigwas, sa kanya rin na nilalapit ko. Dahil kabisado niya kung paano pangalagaan ang ating mga kababayan dito sa Olongapo. Kaya maya-maya, magkakasama po natin siya. Ito naman, galing naman po sa 0919, ang dulo po ay 75. Ang sabi naman po niya rito ay Mr. Bigwas, sabi niya, ay nako, salamat doon sa mga nagdood. Ang laki. Ang laki pala yung si Pinasa. Na-interrupt. Okay, sorry ha. Okay, natuwa lang ako kasi may nag-load. Okay, dito naman, galing naman po sa 0919, ang dolo po ay 75. Ang sabi niya man niya rito ay, Mr. Bigwas, ano po ba ang gawin namin? Noong June 30, na-hold up po ang aming pinagsanglahan. Na-hold up ang kanilang pinagsanglahan na pawnshop. Denise Ann Pawnshop ang pangalan niyon. Sa pulis, wala itong CCTV ang mga guard doon at alarm. At wala ding bolt. Nakapagtataka kung bakit ganito. At yung resibo mukha pang kulorom. Tirisito Gamboa ang may-ari ng kaibigan pala ni Mayor. Grabe talaga. Ganon. Saan ba ito? Sa Olongapo po ba ito? Itong sinasabi ninyo. Kung sa Olongapo po ito, baka pwede kitang ano, dahil hindi namin alam ito ah. Maganda siguro kung makabisita ka rito sa aming himpilan at makadaupang palad kita para malaman ko po ang lahat ng mga pangyayari. Kasi kung may resibo kayo, dapat talagang ay talagang habulin ninyo yan dyan sa may-ari ng phone shop na yan. Obligasyon po nila yan na talagang na ibalik ang halaga ng inyong depende sa kanilang insurance kung magkano ano. Okay, dito naman, galing naman sa 0907, ang dulo po ay 40. Sabi niya, good PM po, tama lang po ba na kukuliktahin nila yung cellphone namin na sinacharge namin ay may outlet dito sa James Hospital. Siguro po di lang naman kami ang nag-charge. Ganun ba sila kahigpit dito? Dapat itong hospital, yung hospital ng James Gordon Hospital, maglagay na kayo ng charging station dyan. Kung yan ang ugali ninyo na mangungumpis ka kayo ng mga cellphone na lamang ang kaligayahan ng mga pasyente at para makapag-communicate sa kanilang mga kamag-anak. Pagkatapos, kukumpiskahin pa ninyo, mukhang hindi maganda yan. Hindi makatao yung ginagawa ninyo, mga taga James Gordon Hospital. Magpakatao naman kayo. Baka mamaya, dyan lang kayo nagpapakahiro sa loob ng hospital. Pagdating nyo sa labas, hindi na kayo igagalang ng mamamayan. Baka mamaya mahataw pa kayo ng duspurdo sa ginagawa ninyo. Kung dalagang may mamalasakit kayo, lalo na't ang mga kamag-anak, naku, naglubat na. Yung mga kamag-anak, ng mga pasyente, paano sila makakakontak? Kaya ang gawin na lamang po ninyo, maglagay kayo ng charging station. Pwede naman maglagay ng charging station dyan. Total, nagbabayad naman ang mga yan. Ano po? Okay, at dito naman po sa ating mga kababayan sa East Bakbak. Sa East Bakbak naman, nagpapabati po ang mga pamilyang
Mercado. Yon. Ah, si oh si Manang. Oo, eh, si Manang yung doon kami nagkape habang kumukuha kami ng mga video footage. Mercado family, good morning sa inyo. Alam ko naman pong nanonood kayo diyan. Ganda umaga po sa inyong lahat. Ayun po ha. Mga doon sa mga at yung mga humihingi po ng advice mamaya po at saka humihingi ng tulong at mga mayroon kayo itatanong mamaya po, makakasama po natin si Madam Jenny Eclarino, yung dating CSWD, na kahit wala na po siya sa kanyang posisyon ay hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang nagbibigay serbisyo para sa inyo mga kaibigan. Kaya mamaya ha, mag-text lang kayo mamaya kaagad at para kung may mga katanungan kayo kay Madam Eclarino. Ito naman, galing naman po ito sa mga kaibigan natin sa loob ng okay. Nandoon pala. Okay, sa nagpapahinga at nagpapa-check up. Oh, sige, sa hospital. Okay. Sige, salamat naman. At talagang mga kaibigan diyan na talagang nag-aasikaso sa kanilang mga pasyente sa loob ng hospital. Pero minsan kasi pinagkakaitan pa ng mga gwardiya diyan at mga empleyado ni magcha-charge nga lang ng kanilang mga cellphone habay wala pa naman akong charger ngayon dito. Nandoon kay engineer ang hihiramin ko eh. Hindi ko nadala eh. Tingin na si engineer sa akin. Pati pa naman ako, public service din. Public service tayo ngayon, engineer. Huwag kang mag-alala. Wala tayong commentary ngayon. Sa Lunes, oo. Sa Lunes, uusok yan. Marami tayong ikukomento sa Lunes. Talagang lalagablab ang mga komento natin sa Lunes. Ngayon, hindi pwede. Kasi mayroon tayong kasama mamaya na talagang nagbibigay serbisyo. Kaya doon sa mga natutulungan ng mga bigwas, lalo na yung mga nakaraan, kabahagi natin. Ngayon na kabahagi na natin si Ma'am Jean Eclarino. Talagang kahit wala na siya sa kanyang serbisyo, hanggang ngayon, hindi nagsasawa para tulungan ang mamamayan ng Olongapo. Kaya napakapalad ng bigwas. Kaya nga pupunuin ko talaga ng mga segment ito eh. At kung nakukuha na mga video footage, sana may video footage na si Mama. No, may mga video footage na ba kay Ma'am? Wala pa? Mayroon na? Ayun. Pwede ako bigyan ng mga video footage para ako naman ay magagawa ng segment para doon sa mga ano mo. Pero sa mga lakad, doon sa mga humihingi ng mga tulong, hindi lamang po PCSO. Nandito po, kagabay na po natin si Ma'am Jenny Eclarino. Ayan po ha mga kaibigan. At ito naman, galing naman po yung... ang bait mo na pa, sabi ni Johnny Riblando. Ganun ba? Paring Johnny, alam ko namang nanonood ka ngayon at nakikinig ka sa radio. Ay, Ma'am, pare, alam ko, mabait na ako mula pa noon at nakita mo naman siguro ang yung aking output ngayon ha. Hindi ako naka-Amerikana pare kasi kapag ako'y nangungominto, nag-a-Amerikana ako. Dahil ugali natin yung mga komentarista, di ba? Nanghihiram tayo ng tapang sa Amerikana. kaya ngayon, nasisiyahan tayo pare. Kaya wala akong komento. Pero si... public service po tayo mamaya. Lahat ng mga kabahagi natin sa mga public service, mai-interview natin. Maliban kay Madam Eclarino, kasama din natin ang isa sa investor sa loob ng SBMA. Matatanong din natin kung ano din yung mga kanyang dole out sa community. Tumutulong din sila. Kaya nga sabi ko, pinaghahandaan na ng programang Bigwas ang pagtulong sa pamamagitan ng public service. Nandiyan yan. Magkakatuwang yan. Mga magagandang loob. Di ba? Willing tumulong yan. Habang si Ma'am
si Ma'am Jean ay tumutulong doon sa mga pasyente, sa mga lumalapit, ay may mga sponsor naman siya. Diba? May mga sponsor, katulad ni Ma'am Rodalyn. Yan, mga tumutulong din yan, pang kahit gamot o mga ano. Diba, Ma'am Jean? Makakatulong mo yan, Ma'am. Yan ay mga, yan po ay investor po yan sa loob ng SBMA. Minsan, Ma'am, mamamasyal ka sa mga yarda niyan. Ang daming yarda niyan. Okay. Babalik po ako kagad, mga kaibigan, pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Hindi ako nakaon. Okay po, mga kaibigan. Ako pala ang nawala sa iri. Good morning. Nagbabalik na po tayo sa pangalawang sigwada po ng ating programang Bigwas. Ang bahagi po ng public service, makakasama na po natin sa ipapawid si Madam Jean Eclarino, ng dating CSWD natin. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Ako, at maraming salamat sa iyong pag-ibita muli dito sa iyong napaka-magaling no? Sa public service sa TV Channel 20. Iyon, salamat naman, ma'am. At hindi lang imbitahan uli dahil mayroon ka ng bahagi dito. Fearless po dahil sa napakarami nyo na tutulungan na magpapalian ng tulungga po. Kaya tuwing fearless po, makakasama po natin siya. Maliban pa po doon sa sarili niya programa dito sa aming ikilan, meron pa kasi siya sarili niya programa. Kaya dito naman sa Bigwas, kasi marami rin humihingi ng tulong sa pamamagitan mga pasyente, kung ano man, sa kanya po namin inilalapit. Ngayon, makakabahagi naman natin din ngayon, makakasama rin natin sa ating programa ngayon, ay ang isa namang philanthropic person, ilang tupong tao, ang negosyante po sa loob ng SBMA na talagang tumutulong din kaya, sa mga mamamayan. May nag-dole out siya, kaya magiging kaagapay din dito. Ito siya, ng Bigwas, sa ating mga commercial dyan. Siya po ay si Ma'am Rodalyn Hanif. Good morning sa iyo, ma'am. Good morning, Ken. Kasi ko ba? Thank you. So, siya po si Ma'am Hanif. Yung nakikita po ninyo sa Facebook, yung inyo pong napapanood at nakikita sa Facebook. Yung mga commentary din. Baka nasunod na ninyo, makakasama na yun sa Facebook. Okay. Kaya, iniimbitahan ko na siya ngayon dito. Mamunahin ko po muna ha. Ito naman, bahagi naman ito kay Jean Eclarino. Akin po muna silang katulad ngayon, may mga dumadating Ma'am, mayroon ako tatanong lamang sa iyo. Kumusta na pala yung bata na akin sa pamamagitan yung ano bang hydrocephalus? Yun, o paano nga pala yun, ma'am? Mother ng pasyente, nung nag-text po sa inyo, immediately after ng programa ay pinuntahan natin sa kanya. At atin pong kinausap agad. No? So, yung immediate bigay natin ay napacheck up yan sa hospital na Tommy. So, all the while naman, ang ating hospital ay nabigyan naman ng medical treatment. But siguro, masasabi natin with all the treatment, with all the assistance na binigay, ay maaaring hanggang doon yung kanyang buhay na pinagkaloob. Kasi nga, siguro, maaaring kulang na o talagang hanggang doon yung buhay ng bata. Pumanaw na siya, ma'am. Pumanaw din siya after, I think, 3 days na ating pagtulong doon. At nakausap din natin ang mga magulang. So, mula doon sa medical assistance niya, sa pag-hospital, hanggang sa burial assistance ka, Tommy, ay hindi ho natin iniwan yung pamilya. So, ito rin po ay pinagkaloob din ng ating makakayanan kasama ang iyong programa. At nagpapasalamat din po ako sa mga tumulong sa ating pasyente at sa kanyang pamilya sa kanilang pagbibigay ng tulong sa batang pumanaw. So, ito yung 2 months old, ano? Siya nga po ay karamdaman yung hydrocephalus. Kasi nung mga nakaraan na yon, panay antics ng magulang, natulungan niyo kami, ay minsan kasi kapag doon na siya sa hotline, hindi kami nababasa lahat. Kaya dito na si Mama Eclarino at talagang dilip ako sa kanya dahil habang nag-broadcast kami rito, talagang kinukuha niya yung cellphone number. Sabi ako, hindi yung cellphone number.
baliktad eh, kasi kumbaga sa ano, sa lahat ng mga tumutulong, ang sila yung nilalapitan. Pero baliktad ng mga pangyayari ngayon na yun, kasi siya ang mismong talagang hinanap niya yung number, hanapin niya. Tawagan ko siya. Kaya sabi ko, ibang iba ang pagtulong niya. Yung damdamin niya bilang CSW, talagang nandoon pa. Talagang makatao, talagang kumbaga, nandyan para sa kanya ang pagmamahal sa mamamayan ng Olongapo. Ito naman, pagdating naman sa mga kalamidad o mga pagtulong, ay alamin din natin, kasi may nabalitaan kasi ako na si Ms. Rodaline Hanit ay tumutulong din pala ito. Namimigay din siya ng mga relief goods. Paano ba yung nangyayari ito, ma'am? Sa pamamagitan ba yun? Ang paha? O mayroon talagang pagkakataon na namahagi naman kayo, ma'am? Hindi ko siya sa loob ng SDN. Meron kami mga staff na pinapakalat po para maghanap-hanap na siya kung pwede makatulong dito sa pinakamahirap mismo o yung kumakalatan sa kahal. Hindi kasi pwede yung may kaya na siguro po tapo kayong kapabilan ko sa kapi na pinaasin. Kailangan yung youth na pinaasin. Kumbaga sila yung kunso ni Masa, kailangan ko na siya tulong dito yung makalami. Which is ayoko na sana kita yung kaya. Ganun ba? Ibig sabihin, para kita gusto mong itago. Ganun. Yeah. Kaya naman kinakalkal ko ngayon, dahil siyempre itong bigwas ay talagang nilalapitan na hindi lamang sumbong na talagang kumbaga para ipagtanggol sila. Pati yung tulong na nangangailangan ng tulong talagang lumalapit na. Kaya yung iba naman, yung mga nakaraan na humingi sila ng tulong sa atin, eh wala pa tayong mga kumbaga, wala pa akong kaagapay. Kaya hindi ko na ibibigay yung iba. Pero sa ngayon ay talagang nandito na, matatag na ako kasi talagang pinaghandaan. Ang hirap ko po kasi gumawa talaga ng segment para doon sa mga bawat, lalo na sa pangangailangan ng mamamayan. Katulad ngayon, nandyan na, parang hulog na ng langit sa akin, si Mama Gina Iclarino at ito naman si Rodaline Hanit. Kung baga sa ano, katulad na halimbawa, magkakaroon man halimbawa ng sakuna o paglubo o pagbaha, may nakahanda na. Pinaghahandaan na ng programang ito at ng Subic Broadcasting Corporation kung paano malalayan ang mamamayan ng Olongapo. Kaya ako nagpasalamat po talaga sa dalawang ito. Hindi lang ito, marami pa siguro talagang mga taong gustong makikibahagi sa mga serbisyo publiko. Katulad yan, alam ko naman nanonood din yung isa dyan na kaibigan ko rin na talagang ayaw niyang ipabanggit ang pangalan niya. Siya naman yung tumulong nung nakaraan na, yung naalala ninyo, may humingi rito ng tulong na yung kanyang pamangkin hindi niya mailabas-labas sa ospital dahil nga may bayarin silang 2,500 na lang, gagawa na lang sila ng promissory note, ayong tanggapin naman ng ospital, ng James Gordon Hospital. Kaya umiyak talaga siya, pumunta siya rito, nanawagan siya kung sinong gustong tumulong. At yun, may tumawag kagad sa atin na sagot na niya ang bayarin na yun. At saka, mantakin nyo ha, isang barangay tanod ng Wista Pinak. Tumulong din siya sa halaga ng naabot na halaga. Tumulong din siya para may ambag doon sa 2-5. Kaya nagpasalamat din ako doon sa pamilyang yun, bagamat ayaw niya ipabanggit ang kanyang pangalan. Kasi serbisyo po siya ng gobyerno. Nasa City Hall po siya. Kaya baka naman daw isipin na kumampi na siya o namumuliti ka. Kaya ayaw niyang pabanggit. Pero darating ang araw, makikilala din ninyo siya. Ganun po ang bigwas, marami na pong nakikiisa. Kaya maliban doon na, balikan ko po ngayon si Mama Jean Iclarino. Maliban doon, ma'am, ano-ano pa po ang mga activities mo ngayon na lumalapit ngayon sa inyo? Siguro ka, Tommy, ano? yung sa isang pagtatrabaho kasi, katulad ko, no? Kailangan may home visitation eh. Mm-hmm. Hindi lang yung tingnan mo yung inilapit na problema. Baka pagka binisita mo, may other problems pa itong pamilya. Like for example, yung ating tinulungan, itong hydrocephalus. Nakita ko rin na kailangan na mayroong intervention, isang mm-hmm. social worker intervention, ang kailangan ng pamilya. Kasi a-text ko nga siya lagi at siguro para manindigan ang pamilyang ito para lalong tumatag. Kasi sinasabi natin yung kailangan matatag ang pamilya, matatag ang husband and wife para ang pamilya kasama ang mga anak
kasama ko minsan may extended families pa yan, maging matatag. Kasi ang pamilya is the basic, small unit, basic of society. Kailangan matatag yan, ang tatay, ang nanay, ang anak, para maging maayos at laging masaya ang pamilya. Kasi dapat manguna sa ating society, dapat isang matatag na pamilya. Para sa ganun, makapag-contribute sa ating society ang isang matatag na pamilya, kahit ito ay mahirap. Kung minsan nga, Tommy, ang mahirap pa ang magaling magdano eh. Magaling magdali. Kahit sa lahat sa pera, pero ang pagdadala niya sa pagkikipagkapwa-tao, masagana. Pero hindi ko rin nakita yan kay Ma'am Rodalyn, kasi si Ma'am Rodalyn, kahit mayaman yan, talagang magaling siya magkasama. Magkakasama kami, pwede kaming maging partner. Diba? Sinasabi niya kanina, na-pick up ko yun. Pero siya pinapalabas na makakasamahan para tingnan. Kasi ibang iba siya, naano ko kasi siya, kung paano siya makisama sa mahihirap. Sabi ko nga, minsan nga, sinasabihan ko siya eh, uy, ibang iba ka, baka mamaya negosyante ka, baka mamaya pag-initan ka. Eh, talaga sa kanya eh, gusto niya tumulong eh. Ayun, ganun siya, kaya... Yung sinasabi natin, kailangan tingnan natin sino ba yung dapat at higit na dapat tulungan. Madaling magbigay, pero tingnan mo, sino bang priority natin bigyan sa ating mahihirap talaga. Alam naman, bibigyan pa natin yung mayayaman na, di ba? Kaya yung... may balat kayo eh. Oo. Di ba, nagbabalat kayo? Nagbabalat kayo. Mahirap yung nagbabalat kayo. Kaya nga yun doon sa amin yung proyekto namin noon sa Philippine National Tri-Media Organization. Ako po ang presidente po. Hanggang ngayon yan, ha? Sa buong Pilipinas po yan. Yung mga paaral namin, kapag kami nagpapa-enroll ng mga bata, ini-enroll namin sa school yan, yung pinipili talaga namin yung mga mahihirap. Yung pagpasok mo sa kanilang tahanan, halos magkaisa lang yung saingan at yung kanilang kainan at tulugan. Ayun ang dapat talagang tulungan. Pero yung nag-a-apply na gustong makinabang doon sa mga libreng paaral, ay ang gagawin niya pagbisita mo sa kanilang bahay, nandyan pagbungad, refrigerator ang laki, tapos pagpasok mo sa kwarto naka-aircon, di ba? Tapos pagdating mo doon, nakita mo mayroong washing machine, mayroon pang vacuum, hindi na sila dapat pantulungan, kaya naman nila eh, di ba? Ang tulungan po natin talaga yung mahihirap, katulad ng sinabi ni Ma'am Rodalyn, na talaga yung mahirap, ba't na pa na natin tulungan ang mayayaman na, di ba? Ay parang kumbaga sa ano eh, tila eh, parang alimango na yun, kaliwat kanan ang subo, wala nang bigayan. kaya yung mga proyektong yan ay patuloy pa rin namin ginagampanan, bagamat maraming mga guro na nagagalit dahil yung aming ini-enroll kasi, eh hindi na kami pwedeng kukuliktahan ng mga tinatawag na mga contribution sa loob ng school. Kaya ito ngayon, mapalad ako na nandito ang dalawang ito. Kaya alam ko naman eh, si Ma'am Rodalyn eh, talagang, kaya na sabi ko eh, kaya maganda nga pagkakataon eh, magkatabi na sila ni Ma'am Jeannie. Partner na kayo na. Kaya ate niya ako, Katome, ate niya ako. Kasi siyang bata. Oo, kasi makakatulong siya eh, di ba? Kasi pinaghanda nga, nag-uusap nga kami. Sana may wife na ano, no? Para magkakausap na lang kami tatlo. Hindi ka nasama, no? Mamaya, sa huna-huna nalalabing tatlong pong minuto, mamaya engineer, i-wipe mo ha mamaya para makaharap naman ako sa kanila. Hindi ako nakatitig doon sa camera ko. Di ba? Sa camera ko ako nakatitig eh. Mamaya, huwag kang mag-alala. Okay. Kasi ang gusto ko mangyari, alam mo bang ma'am na nitong nakaraan, eh di ba malakas ng ulan, nagpa-plano na kami, kasama ka sa plano namin na, na kapag lumubog ang Ulunga po, naghahanda na kami ng mga ripak, ire-ripak para itulong sa mamamayan. Oo, naghahanda na. Ilan yan sila eh. Gano na, sige, ganito yung bibigay natin. Ha? Ganun. Tama ako dyan. Okay, yun. Sanay tayo mag-guess sa mga dump truck. Kasi that's part of my trabaho years back. Kasi dati kang DSWD bago nagiging CSWD. Ulitin po natin, ano, ako po ay dating national DSWD. Pero dahil po sa local code of the Philippines in 1991, na-absorb po kami sa local government. Yung po aking position ay community position, kaya po ako ay na-absorb sa local government in 1992. Kaya po 1992, kami po ay adopted ng lokal na pamahalaan ng Ulongga po.
Hindi. Ganun po yun. Ibig sabihin nakilala mo si Ma'am Kalalang nun? Yes, si Floor. Oo. Oh. Yun po yun, kasamahan ko dati. Magkabaryo lang kayo noon siya sa region. Oo. Oh, yun. Sabi, yung mga kaibigan, sabi ko na eh, medyo, huwag niyo sabihin matanda na ako ha, kasi mga bata pa kami. Oh, talagang, ay ako kasi nakabahagi doon sa kanilang proyekto. Yung mga, special project yan, Katong. Oo, yung SIA Kaunlaran. Yan, di ba? Self-Employment Assistance Program Kaunlaran. Ayun ba yun? Oo, kasi nagbubungkal kami sa mga kanal-kanal, hinuhukay namin para madaanan yung tubig. Pero yung araw na yun, binabayaran niya kami ng ilang kilong bigas yun, 3 kilo ba yun? Dalawang klase yun eh, task for work or food for work. O, food for work. Food for work, yan. Nasubukan ko po yan dito sa Olongapo, kaya nga akala ng iba kasi hindi ako taga Olongapo. Eh matagal lang po akong nawala sa Olongapo. Talagang kung naasahin kasi ako kung saan-saan, siyempre hanap buhay ko, yung profession kong ito, kung saan-saan ako tinatapon, kaya nga napunta ako ng Pasilan eh. Ilang linggo rin ako sa Pasilan. Bagamat magkasama kami ni Dinky Suliman doon, eh talagang kumbaga, nasubukan namin kung paano yung mag-cover ng iba't ibang lugar na mga delikado. Pero mas nagugustuhan ko yung mga public service, walang kalaban eh. Hindi katulad yung magko-cover kami ng bakbakan na nandyan, naririnig namin yung haging ng yung tunog ng bala, di ba? Talagang medyo kakabahan ka na medyo masarap yung pakiramdam namin ng mga mamamayag. Kaya ngayon po mga kaibigan, dito sa Olongapo, nang mabalik ako, ay napasama na ako dyan sa DSWD na yan, SIA Group. Kaya nagiging ano pala, beneficiary din pala ako ni Ma'am. Kaya ngayon, alam na alam ko, mabait nga. Ayun na alam. Hindi noon pa, alam ko. Alam mo mga Katom, yung fast forward at food forward, it's not a dole out, no? Ito ay kaya, ang isang tao, kaya may fast forward or food forward, kung pagtrabahuhan mo. Mm-hmm. Pagtrabahuhan mo para kumita ka, parang gano'n. No? Hindi mo tinutolerate yung So, depende kung anong gusto mo, kung food forward or cash forward. Mm-hmm. So, merong, kung cash forward, siyempre may kaakibat na cash. Mm-hmm. Pag kapag tayo, may kaakibat itong, parang hindi ito dole out ang dating. Oo, oh, hindi dole out. Oh. Namimiyasa kasi ang tao dole out. Parang eh. Gano'n. So, sorry yung word na dole out. Ano? Mas maganda kasi ang isang tao, tulungan mo. Tulungan mo yon para paghirapan niya. Kumbaga, pagtrabahuan niya. Magdudule out lang tayo kapag halimbawa may mga sakuna. Yeah, sa disaster ginagamit sa kalamity, diba? Ang dole out. At yung mga tao in crisis situation. Kumbaga, parang hinit yung katimbawa, namatayang ka, o kaya iniwan ka ng asawa mo, that's the time na pwede ka magbigay ng mga relief. Tiga muna, iniwan lang ng asawa, bibigyan ng relief, baka mapagkamalan ako kumalit. Depende yun, no? Baka kasi, depende siya sa asawa eh. Wala siyang trabaho, naiiwan lang siya mag-manage sa pamilya, saan siya kukuha? So, by the time na wala yung asawa, iniwan ka, wala kang pagkukuhanan yun. Pwede mong tulungan. Single parent, solo parent. So, meron ding equivalent na time yon. Hindi pwedeng forever kang bigyan. Tama. Kaya nga, may mga trainings tayo, may pagtuturo sa isang solo parent para tumindig sarili sa kanyang mga pa. Sakali, ma'am, mayroon lang akong tanong. Kung ikaw ay matawag nating hanggang kailan itong paglilingkod mo sa mamamayan ng Olongapo? Hanggang buhay po ako. Baling! kasi ang buong buhay ko po ay naibigay na, kaya nga po ako isang social worker na numpa sa ating pamahalaan o kanino man, na numpa, nabibigyan ko ng kaakibat na pagtatrabaho. Bakit kinuha ang profession social worker kung hanggang doon lang naman ang ating kakayanin. So, habang ako po ay may hininga, habang ako po ay malakas, pagkaloob po ng Panginoon na habang ako ay malakas at meron pang matinong pag-iisip, pagbibigay ng servisyo sa tao, ay gagampanin po ng inyong lingkod. At katuwang mo ko at katuwang din si Madam Rodaline dahil siya. Baguhin na natin. Salamat na. O, di ba? Hindi na dole out gamitin natin. Yeah. Baguhin natin yung word na dole out. Ngayon ay kailangan na nating bigyan natin ng pagkakataon na tumindig ang sarili nilang paa ang mga taong tutulungan. Iyon. Depende kung kailan tayo pwede magbigay ng dollar. Ayun. Para hindi mamihasa ang tao. Ibig sabihin, dito sa ating public service, mayroon na tayong leader na taga DSWD, di ba? So, kailangan ng visitation dyan. Kailangan po. Tama yung sinabi niya. In fairness sa inyong resources, hindi dapat ito ay naabuso.
Di ba? Bilang mga negosyante. Kasi siya po, eh, mga kaibigan, eh, isa pong investor sa loob ng SBMA. Kaya, alam ko naman, maraming nanonood ngayon, kilala na niya. At alam ko po, no, it's their moral responsibility, social responsibility, or corporate responsibility ang ginagawa ni Ma'am Rodaline. Totoo ba, Ma'am Rodaline, na sabi yung mga kasabihan, katulad niyo, eh, Islam, ikaw yung, baga, nagpasalamat nga ako ngayon, eh, dito sa ating programa, mayroong, talagang may bisita ako, minsan may kinatawanan ng Islam, na talagang, kumbaga, nirerespeto natin ang lahat ng relihiyon. Totoo ba yung kasabihan na mas masarap yung magbigay kesa ikaw ang bibigyan? Sa amin, mas ano talaga, mas kailangan namin na mas magbigay kesa tumanggap. Kesa tumanggap. Kasi sabi nga nila, wala daw biyaya. Parang, ang tawag noon, parang mahirap pumasok ang biyaya kapag tanggap ka ng tanggap na mayroon ka namang kakayanan. Pero mas maganda talaga yung nagbibigay. Ka. Kasi yung katulad ng kaibigan kong Chinese sa Valenzuela, tinanong niya ako minsan eh, sabi ko paano yan kapag marami ka ng pera, anong gagawin mo? Sabi niya, pare, ganito lang yan. Yung baso, kapag nilagyan na ng nibathala ng tubig, kapag nakita mong aapaw na, masasayang yon. Ang gawin mo, isalin mo, ipamimigay mo yung tubig. Ibig sabihin, baka pumasok naman doon out, hindi papayag doon si ma'am. Hindi papayag si ma'am Clarino doon out yun. Okay, babasahin ko muna saglit itong text message galing sa Castillo, Zambales. Good morning, Sir Bigwas, at sa lahat ng staff ng TV22, ganun din sa mga bisita mo, at sa lahat naman ng mga viewers. Bigwas, babati na lang po ako sa lahat ng mga ERT. Ito yung Eagle Response Team Troops, sabi niya, mula dyan sa Ulungapo Chapter, Province of, sa lahat ng advisor, Honorable Kalimlim at si Sir Tommy Abile. Ako nga pala, advisor pala ako, sorry ha. Hindi ako minsan nakaka-respond sa inyo. Ang mga official from NRC, Director, at good morning po sa lahat ng mga nanonood ngayon ng Bigwas sa pamamagitan po ng Katbi. Nanonood pala sila ngayon ng Katbi. Sa Katbi po kasi napapanood kami ngayon. Hindi naman napapanood ang Katbi. Nakakabit sila sa Katbi, di ba? Alam ko. Okay. At Sir Tommy Abili, sabi niya, marami pong salamat. Sabi niya, ay kami po ay mula po ito sa ART President dito po sa Castillo, Zambales. Maraming salamat ha sa inyong pagsubaybay. At ito naman yung ERT na sinasabi ko, ma'am. Ito yung grupo ng mga rescue team na kapag sakaling mayroon tayong mga matutulungan kung sakaling ito yung paghahanda, hindi naman natin ano, di ba? Hindi naman natin hinangad na magkaroon ng sakuna. Pero kung sakaling mayroon na, nakahanda na tayo. Ito yung sila yung mga Eagle Response Team. Ito yung willing din tumulong sa atin. Marami to. Para silang mga pulis. Pero ito yung nakabahagi na rin sa ating programa. At kapag tayo po ay mayroong tutulungan, sila na po ang aalalay sa atin. Hindi, ayun nyo po yun. May dalawa, sa inyong dalawa, marami kayong gwardya. Di ba? Kasi yan, no? Kasi that's part of our, no? Matulad nga, kasi parang NGO na sila. Kung maalala ko lang po, no? Kaya po ang Ulungapo noon, nanalong National City Disaster Ulungapo. Kasi nga, na-involved, nag-participate ang mga tao. NGO, kasi kabahagyan. It's not only the local government na dapat kasama. But, yung participation at involvement ng mga tao in response to the calamity issue. Nalala ko pala yun eh. Ibabalikan ko mamaya ha. Nanalo kayo noon sa pamamagitan ng ano ba yun sa yung pinanalunan ninyo, kung paano kayo tumulong at paano nyo pagandahin ang isang syudad. Mamaya po, mga kaibigan, babalik sa amin, pagbabalik po, tatalakayin po namin kagad yan. Babalik po kami kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Hey, mga kaibigan, balik na po tayo sa ating programa. Sa nalalabi po nating 30 minuto, atin pa rin po makakasama ang dalawa nating bisita. At katulad ngayon, katulad nga sinasabi ko, gusto kong alamin kasi alam ko nung si Ma'am Jean Eclarino ang may hawak ng CSWD. Alam ko na ipanalo nila yung child friendly. Di ba? Eh, kasi sabi ko nga hindi ako mangungumito pag araw na ng Biyernes, di ba? Kasi malaking katanungan yan. Child
friendly. Nanalo sila. Ngayon kaya, itong administration ngayon, nanalo kayo sa child friendly o abandon? Hindi ako marunong manunlo ngayon. Ma'am! Ay, po kita itagutin, ma'am. Okay, sige po, mga kalunsod dito sa Ulongga po, alam naman po nyo nung nakaraang taon, ang Ulongga po ay consistent awardee ng child-friendly city sa buong Pilipinas. At yan po ay recognized ng ating national government. Marami pong mga ahensya ng national government na siya po ang nag-a-assess. No? Again, hindi po ito binili. Hindi po ito nagkaroon ng kakutsabahan. Pero ito po ay binigay dahil po sa accomplishment ng lungsod ng Ulongga po. Nagsama-sama po ang bawat isa sa lungsod ng Ulongga po, ang lokal na pamahalaan, ang ating NGOs, private sectors, mga civic and religious organization ay nagsama-sama po para makamit ng Ulongga po ang consistent award na child-friendly city sa buong Pilipinas. Ano yun ba, ma'am, ang ating lungsod? Ba may natanggap bang na mga award? As far as nung bago ako mag-retired ka, Doka, Tommy, ay kasi hindi naman ako masyado nga sa City Hall ngayon. Alam mo naman, nandun ako sa isang opisina. Bago ka umalis, mayroon bang natanggap? No comment. Kasi alam niyo po, ang child-friendly, marami po itong mga bahagi, no? Maraming tiningnan, no? Basihan. At basihan. Hindi lang sa bata, gano'n? Isa lang yun, ano? Kasi ang bata, apat po yan eh. Ang children's right dapat na bibigay sa bata. Yes. Ano ba ang apat na yan na sinasabi? Mm. Protection. Mm. Napoprotectionan ba ang ating kabataan? Pag sinabing bata, below 18 years old. Yes. No, no. One year old to 18 years old. Oh, yeah. Asawang pa lang, Asawang pa lang. Tutulungan na. So, protection dapat. Protection. Ano ba ang laman ng protection? Pag-aralin mo, bihisan mo, pakainin mo. Ang kinin mo na anak mo. Siyempre, anak mo yun eh. Kadugo mo. Dapat ay sinusuportahan yan. Di ba? Pangalawa is yung education. Education. So, dapat yun nga sinasabi natin kasama sa Papaaralin. Paaralin. Sabihin natin sa protection, ito ba ay pinangangalagaan mo? Are you taking care of the child? No? So, tinitingnan natin, protektado ba at safety ba ang anak mo? Kasama ba yun kalinga ng bata? Siyempre, kalinga ng bata ay isa diyan. Pagka talagang representa yung magulang, ganun, yung ama, ganun. Alam mo, kasama na yun. Pag isang pamilya, may ama, may anak, may nanay. E paano mong iniinangkin? Isa ng problema yun, no? Kailangan na yan. Ano? Kumbaga, maraming mga isyong ganyan kami nakakausap. Ano? Yung abandonment, yung mga rejected, may surrendered child pa nga kami na tinatawag. Mm. No? So, marami pong binibigay na klaseng mga bata sa ating tanggapan. So, pag sinabi pong abandonment, it's already a legal issue. Mm-hmm. So, lahat po ng bata ay may karapatan for as long na ito po ay talagang kabahagi mo, kadugo mo, dapat paglaban yan. Ma'am, di lang ikaw ay isang namumuno sa dati sa ating departamento dito sa Ulongga po. Ano ba ang pananaw ninyo sa ayong katulad mo at saka kay Ma'am Rodalyn na isa din yung negosyante? Anong pananaw ninyo sa isang politiko na halimbawa matawag natin na maraming anak at pabaya? Anong, at paano siya mano sa pagdating sa immoral? Mayroon bang epekto ito sa ating lungsod? Siyempre naman, malaking epekto niyan, di ba? Kaya nga tinawag na ama ba yun? Parang amang kinalabasan mo nun, di ba? Paano ka naging ama kung hindi mo naman sasagutin yung mga naanakan mo, inanak mo, di ba? Siyempre, kadugo mo yun eh. And, hindi mo naman kailangan i-deny yun. Ganun ba? Yeah. Kasi parang mas baba pa yung respeto sa'yo pag i-deny mo yun, di ba? Unlike pag inangkin mo. Sa isang kurit ng politiko kapag dinideny, anong sa tingin mo ba, mababawasan ba yung pagkakilala mo o mawawala ang respeto mo bilang isang politiko? Sa akin, number one, kasi basis ko lang kasi Muslim kami. Mm. Family, ang pinaka-number na pinitigyan namin dyan. Mm. Once na hindi mo in-acknowledge yung anak mo, baliwala ka sa amin. Mm-hmm. Wala akong respeto sa iyo, in short. Hindi sabihin, wala ka na. Alam mo, Tommy, no? Oh. Yung nanay lang man makakapagsami, sino ba talaga ang ama niya? Nagiinit na, ma'am. Wala kami sa mga katulad niya, no? Katulad niya, para lang sa alam mo, ang inyong pong lingkod ang isang pangulo.
sa isang organisasyon kasama ang ating mga NGOs, private sector, yung Stand AB, Stand Violence Against Women and Children. Yes, so 9262. Marami yan. Maraming BAO related. 7160, ganun, 7610, diba? 9262. Ano pa, marami. Sabi siguro ng mga iba dyan, no, hindi po ako attorney, pero pinag-aralan ko po ang batas. Natural. Ayan po, ano? Natin, mga mahayan, kailangan alamin natin ang batas. Kailangan alamin natin ang batas. Ano bang sinasabi ng batas? At ang inyong lingkod ay talagang particular ako sa kabataan at kababaihan. Kung sakaling ganun, mayroon na bang kaso yung ang ama kung itinatakwil niya? Pasok pa rin siya sa 9262, diba? Kapag kayong ano, ha, yung mother, mayroon silang relasyon at yung father, siyempre, 9262. At the same time, pag may batang involved, it's already 7610. So, bali dalawa ang magiging issue doon. Okay, so... Mayroon na ba tayong politikong nalaman? Nalaman na ba tayong politikong nakulong dahil sa kapabayaan niya sa anak niya, di ba? At wala pa, di ba? Wala pa, pero sa iba, ginawa, nakakulong na. Parang alam ko, bandang Batangas o Laguna. Yeah, Laguna. Kasalo ko yan pa, nakakulong. Oh, nakakulong pa nga ngayon. Alam ko yun eh, kasi kinover ko yun eh. Oo. Oh. No, di ba? Yeah. Oh, at meron pa rin yung kami. Wala pa eh. Meron pa kami ongoing. Dito sa Olongapo. Ang hiling sa Manila. And then, dito sa Sambales. Along Sambales. Along Sambales. Yeah. Hindi na lang namin tumbukin. Na, kaso lang ang problema nga, eh, pagdating sa 1962, mahirap po kasi, paano kung ang babae mismo nagsabi na, ikaw ang ama, tinanggi naman ng lalaki. Paano yun? It's either two-way yan, no? It's either paglaban niya sa korte or manahimik siya. Pero kung ikaw ay tunay na siya yung pinaglalaban mo and then it's your right, in behalf of your child, ituloy mo. Ma'am, hindi ba gabiado mga lalaki dyan sa 1962? Kasi paano kung halimbawa may babae na alam niyang buntis na siya 1 month tapos nakikipag-relation siya agad. Tapos doon sa isang politiko o mayaman, ganun, para ang kinin lang yung bata. Diba, isa rin sa, ba't wala kaming batas na dapat sa amin? Kasi alam niyo po, kaya naitatag ang 9262, nakita po ng ating mga legislation, ng mga legislative, at nakita sa society, na ang babae is very weak. Very weak kasi yan, may kahinaan. Kaya binigyan lahat ng protection sa 9262. Eh kasi nga, yung mga lalaki, hindi naman karamihan, no? Pero meron na talagang... bato-bato sa lahat. Tamahan, wag magalit. Pero ito po yung sinasabi nga na, it's our advocate, yung 9262, hindi dapat po na talagang ang babae, isang maliit lang na bagay, na kaya pagka gusto mong... yapakan, ay gagawin mo. Ang babae po is a human being. Dapat may respeto, dapat inaaruga, at kinakalinga. So, yun po yung ating gusto sa 9262, kaya may batas. Kasi kayo naman, kasi lalaki ka, kayo naman, ay parang isang object lang eh. Ano ba, hindi naman yung pag-aari ang babae. No? Katuwang ang babae sa bahay. Pero ma'am, may na-cover na rin ako sa Baguio nangyari yun, ha? Kasi siyempre sa matagal ko na po sa larangan, nasubukan ko na rin po kasi kung paano na-argabyado din ang lalaki sa 1962. Ito po'y bahagi lang po ng pagtatakil namin ito. Bahagi na ito ng aming public service at information na rin sa mga kababaihan. Mayroon kayong tagapagtanggol ngayon, dalawa, isa pang isang Islam at isang DSWD. Kaya huwag kayong mag-alala, matatapang to. Ito ha, mayroon kasi nangyayari ito sa Baguio. Yung babae, dahil sa pagkapasa lamang ng 1962, ang ginawa niya, dahil galit na galit siya doon sa abogado na yun, nag-meet lang sila, nag-usap lang, pagkatapos bigla niyang kung bumunta sa police, nagpa-blatter siya na ginalaw siya. Eh siyempre, may karanasan na yung babae. Hindi naman kailangan pa doon ang matawag nating evidence kung ano ba ang nangyari dahil wala na, hindi naman magbablad yun, di ba? Basta sinabi niya, ginalaw siya, nagpasuli siya, hindi naman siya dalaga. Kaya, so ginamit, kumbaga yung batis. Ginamit niya 9262, kawawa yung tao, nakulong. Alam niyo po, kung titignan natin, ang 9262, kaya malalim po kasi yan eh. Kaya po andun yung mga iba't ibang profession na dapat ayusin. Ano ba ang pinagmumulan? Bakit ba ganito itong babae? Oh. Ano, idig mo yung root cause? No? Tinitinan mo, malalim po kasi talaga eh. Like for example, prostitute.
Ang mga prostitute po is hindi dapat ano, they are victims of victims of violence. Eh. Titingnan mo 'yung prostitute, bakit nagkakaganyan? Bakit nagkakaganyan? Eh ang sinasabi nga po, respeto eh, respeto. Kapag ikaw isang leader o kaya isang tunay na lalaki, kahit lumapit pa ang palay, hindi mo itututupain. Kung talagang ikaw ay isang matinong tao. Gusto mong pangalagaan o proteksyonan ang kababaihan, pangalagaan mo na lang, tulungan mo. Huwag mong yurakan, huwag mong gamitin dahil sa kanyang kahinaan. Tulungan na lang natin kahit na ako lalapit sa'yo dahil gusto mo may mangyari sa atin. Pero hindi mo dapat gagawin kasi ang isip mo, tulungan mo isang tao. Hindi lang siguro sa mga lalaki po dyan makakatupad. Yun na yung advocacy yan, no? Kaya nga dapat pantay na tayo. Ito yung sinasabi natin, gender equality. No? Pantay po tayo ng rights. Kaya kailangan respeto ang ating pong kailangan sa ating society. Kaya nga, ang sabi nga natin, sinasabi mo, nakawawa yung lalaki, yung sa nangyari somewhere sa norte, marahil talagang hindi naman sinila lahat. Ang mga babae rin naman, abusado. May mga abusadong babae, no? So, ginagamit ang 9262, ang batas na yan, inabuso rin. Inabuso rin po yan. Sa 9262, nung kinanukala pa yan, para lamang yan doon sa mga katulong. Dahil karamihan sa mga katulong, nabubuntisan ng mga amo, lalo na sa Maynila, nirape nila. Yun, eh, walang batas pa noon eh. Nung nagawa yung batas na yan, marami nang nakulong. Diba? Ngayon, ito namang mga matatalinong mga kababaihan. Ginamit. Para kumita. Para kumita. So, yung may mga ganun po, ano? So, sabi ko nga, kailangan maging responsible ang lahat ng tao sa pagpapatupad at pag-implement at tingnan yung batas na talagang tulong. Ano? Ito yung dapat maibigay sa ating mga kababayan. Pero, sa GCU, opinion na rin natin ito, sa mga politiko katulad niyang hahawak o magiging ama ng lungsod, ama ng ano, hindi talaga karapat-dapat ang immoral sa tingin ninyo? Supposedly, nandun sa ano yun eh, nasa batas yun eh. Local code. O yung immoral torpitude na sinasabi, dapat, wala dapat ganun, no? So, kung ikaw ay leader, dapat maging magaling kang role model sa ating society, especially sa ating kabataan. Ikaw ang gagayahin eh, parang sa mga artista, kaya nga dapat, di ba, kailangan maging responsible, maganda ang pagtingin ng ating mga humahanga. Kasi sa isang nanulungkulan sa gobyerno, dapat maganda ang tingin sa iyo ng tao as a role model para ikaw ay irespeto rin. Sa bagay sa mga salarangan ng artista, hindi ko maihahambing mami. Kasi sa likod ng kamera, nandoon ang industriya. Pero bagamat patuloy na inaalagaan ng mga fan, iningatan, patuloy na iniiwan sa kanila yung pananabik, pero sa deep inside, sa likod ng kamera. Pero dun sa mga politiko dapat, yun talaga dapat, ano, kasi kung ikaw ay hahawak, paano mo mapapayuhan ang iyong pamilya at ang iyong mga constituents kung ang gawain mo? Doon na nagkikita. Hindi ba? So, yun po yung isa sa mga bagay na dapat tingnan na rin po ng ating mga kabayan sa lungsod ng Olongga po. Kayo na po, ano, ang nakakita niyan. At you feel better kung tama ba sa tingin nyo or masama ba sa tingin nyo. Depende po sa inyong pagtanaw at sa inyong mga kaisipan, dapat ba ang isang taong ganito ay manungkulan sa ating gobyerno? Sa bagay, narinig po na kay Ma'am Rudalin na sa kanila hindi pasado ang mga imoral. Kaya, ang maasa na ako na mayroon ng babagsak sa hanay lang ng Muslim, hindi nalulusot. Hindi ba? Okay, ito muna. Basahin ko muna itong nag-text dito, 0946-2024. Sir, pakiusap na lamang po. Huwag na lamang pong banggitin ang James Gordon Hospital dahil nasisira po ang pangalan ng name ng Gordon dahil sa kagagawa nila. Pwede po bang gawin na lang munang pangsamantalang Paulino General Hospital para hindi naman po masisira ang imahe ng Gordon? Salamat naman sa inyong suggestion. Magmula ngayon, Paulino ang gagamitin ko, hindi na James Gordon. Ano? Sa programa mo lang yan. Sa programa ko lang. Huwag na sa lahat dahil hindi eh. Itatak na talaga yan eh. At may resolution na po yan eh. Kaya may resolution na yan. Sige, yung Paulino Gordon, Paulino Hospital, ang hirap at abalita. Oo, katolik. Marami, marami naman ding naninilbihan pa rin na servisyo publiko sa hospital natin. No? So, hindi naman din lahat. Marami namang talagang servisyo ang ginagawa.
saan ka makikita ang hospital, pababayaran yung CR. Eh, alam mo naman, pag may mga sakit, ihit ng ihit yan. Diba? Lalo kung may sakit ka ng ano, no? Pwede naman siguro, basta once a week, ay once a day. O ate, babalik na lang ako kasi may sakit ang bed. Pwede nga agree. Eh, paano kung nakakonfine ka? Ilan nakakonfine, lagi ihit ng ihit yan. Diba? Kasi alam ko naman din, kaya may bayad din, yung maintenance, kasi hindi naman kasama sa ano ng hospital, alam ko ha. Hindi naman sabutin ng local government. At paano nagsasahod nyo sila dyan ang natutulog lang, ang iba wala nga dyan. Oh, no budget. No, lagi sinasabing no budget, pero maraming ghost employee. Hindi pa kasama na lang nila sa ghost yun, diba? Hmm. Ito naman, sir, good morning po, idol. Nagtatanong lang po ako, yung kapatid ko na nag-a-addict, at nagwawala. Ipinapupulong ko po sa barangay ng Santa Rita. Bakit po ganun? Ayaw pong ikulong. Kasi po, Sir Bigwas, kesa lumalala daw, pakulong ko na lang sana. Naluloko na po kami ng tao. Magkapera lang para may bisyo po siya. Pero lumapit po kami sa barangay Santa Rita. Ayaw po nilang ipulong. Ano po ba ang dapat namin gawin para makulong na po ang aming kapatid para hindi na po lumala ang kanya pong pagbibisyo? Madaling lang, di ba? Ilang taon po yan? Kasi depende po yan. Kung adult yan, pwede sa Maribeles or Mandaluyong. Kapag minor naman, pwede po yan sa, ano, sa Bikutan Rehab Center. Depende po yan sa assessment. Mas maganda pong ipa-check up sa isang psychiatrist para po malaman ano ba ang kalagayan niya sa kanyang pag-iisip. Kasi kung behavior yan, psychologist, pagka medyo sa utak, it's more on psychiatrist. May tulong din ba tayo niyan, ma'am? Yeah, recommendation. Kaya po, ang ating pong tanggapan, at alam ko ngayon po ay ginagampanan pa rin ang ating mga kasamahan sa CSWD, ay nagre-refer po yan sa Maribeles. Kung sino man po yan, Maribeles po yun sa rehab, depende sa assessment, no? Kasi mayroon tayong psychiatrist dito every Saturday at 2:00 at yan po ay may bayad. Ngayon po, makipag-ugnayan lang po kayo kung sino man yan, kuni-kuli ang number ka, Tommy, para po ang ating pong makikipag-ugnayan sa ating kasamahan. Mamaya, bibigay ko. Mamaya ha, tatawagan po kayo o titik kayo ni Ma'am Eclarino. Yun, tutulong po sa inyo para ma-rehab po. Ang hanggat pag naa-addict po kasi, magagawal pa ng paraan yan, i-rehab lang. Ano, huwag lang wala na sa sarili. Yun, bunga lang ng drugs yan. Yan, matutulungan po kayo. Okay, dito naman sa 0948 and 1.37. Pabigwas, good AM po. Sana tumagal pa po ang programa ninyo. Wala na po, sanang pipiliin, babasahin pa ang mga text sa inyo kasi pakisabihan naman din po ang mga taga-basa ha, na kapag concerned citizen po, huwag na rin basahin po yung unang huling number kasi po baka malaman po din nila, pero sana po lahat mabasa na ang text. Sa dami. Nadami po kasi, 1,000 na po kasi. Umabot ng 1,000 kaya hindi po namin mababasa, nauubos na lang yung oras. Ito naman, kukunin ko po mamaya itong number pong ito. Ibibigay ko po ito kay Ma'am Jean. Ito pong 0930. Okay. Ito po kasi baka mamaya maraming papasok na mga mahirap na. 7-8-6-8-1-9. Okay, ma'am. Yan po ang kanyang number. Wala kang siyang binanggit na pangalan, pero nangangailangan siya ng tulong para ma-rehab ang kanyang kapatid. Ito naman, galing naman po sa 0919 ang lolo po 74. Malapit na palang mag-62 years old ang nanay ko sa December. Idol Bigwas, sana po maganda ang regalo mo para sa nanay ko. Salamat po. Hindi po kung sa po ako dyan, Okay. Ito naman, galing naman po sa walang ganunan.
walang wag niyo akong bulahin dito, ha, kasi hindi na ako ano, isa yung sabing pugi, mahal kita, hindi na nababasahin yan. Okay, Mr. Biguas, nagkasakit po ang asawa ko at dinala ko sa San Marcelino Hospital. Sobrang dumi po, ang lalong-lalo na po ang mga CR nila. Hindi po gagaling ang pasyente doon kung ganun kadumi. Tama nga naman yung mga sinasabi niya. Ano bang sa tingin mo, ma'am, ikaw eh? Siyempre, ano, ang maganda po dyan, kahit naman hindi sa hospital, eh, no? Kapag ang kapaligiran mo ay medyo hindi conducive sa tingin mo, no? Ay talagang ano. Mm-hmm. Kaya nga yung mga dengue na sinasabi, ang katapat lang dyan, madalas sinasabi na serbong dati. Mm-hmm. Nalinisan lang ang katapat niyan, eh. Totoo yan. No? Linis lang araw-araw yung mga stagnant water, like sa mga gulong, sa mga lata, ay talagang dapat walang ganun. Para hindi pinamumugaran o doon nagtatagal ang mga lamok. Tama din naman, no? Dapat malinis. Mm-hmm. Kasi that will contribute din sa ating patient. Mm-hmm. Sa tama nga naman. At ito naman galing sa 0923, ang sabi naman niya rito, eh, good AM po. Lagi po ba talagang binabaha ang Santa Rita? Eh, lagi po. Ayan ang komento nga ni Ma'am Rodalyn nung nakaraan, eh, bigla naming sabi ko nga, kasi sinasabi niya doon, nag-post kasi si Ma'am Rodalyn doon sa Facebook na ito yung mga kaganapan ng mga baha sa Ulunga po. Nag-comment ako doon, eh, na sabi wala ng baha sa Ulunga po dahil sila na nakaupo. Eh, may sa ibang conversation, biglang sinabi roon na, eh, bahain talaga yung lugar na yun, eh. Eh di huwag nang magbitaw nang sabi. Huwag nang magbitaw na hindi nababahain ang Ulunga po. Kasi, eh ngayon bigla kayong balik, bahain talaga yan, eh. Eh bakit pa kayo nagbitaw ng salita na hindi nababahain? Eh bahain naman pala yung lugar na yun. Eh di believe ako kung ang bahaing lugar na yun ay hindi na bumaha. Eh believe na ako sa inyo. Diba? Walang pagkakaiba yan sa basura na hindi ko na ano, tanggalin ko na ang bayad sa basura. Pagkatapos nung pinukpok na natin, yung mga nasa bundok, hindi na pwede magbayad. Eh, wala ka namang sinabi nung una, eh, na ang taga-bundok lang ang hindi magbabayad. Basura. ang galing talaga ninyong lumusot. Di ba? Pati tuloy yung mga maliliit na bagay, sinisilip na ninyo kagad. Okay, ito naman. Ang galing naman sa 0949, nandulo po yung 19, good AM po, pakibati na lamang po ang mga taga-Talipapa dito po sa New Cabalan, Ulunga po City. Nung mga nagtitinda po ng isda ay nanunood po kami sa inyo. Ang galing, salamat, ha. Mabuhay po kayo mga taga-New Cabalan. Ako dyan, di ba nag-uupis tayo noon sa may manggahan? Di ba? Okay. Nag-uupis sila sa manggahan, doon ako dumadalo noon. Ando doon, eh. Wagi ka pa rin noon, eh. Kaya nga sinasabi ko na hindi ko na binabasa yung sinasabi nila, eh. Parang hindi ka panipaniwala. Oh, ito po yan, mga kababayan. Kasi nung yung mama ko, nung sinabing gwapo ako, kubidlat, masama pala ang magsinungaling. Hindi po nakakaalam, matagal na po kami magkakilala ni Katoni. Oo, that was 1986, yan, eh, ba? 85-86. Ayun. Okay, tamo? Hindi ako magkakomment. Ibig sabihin, ano? 4 years old lang ako na. Isa mo naman, ano? Bata pa siya noon. Ang ganda ng henerasyon, ano? Para kung ano yung noon at ngayon, pwedeng magsama. Ayan, no? Kasi dati ka nga, sabi ko nga sa'yo, yung USS Philillo, yung barko na na-issue naman, yan ang kauna-unahang barkong inakyat ko. Kasi nagtrabaho nga ako rito, stevedore. Pagdating ko rito, tutoy-tutoy nga ako, apply-apply ako kagad dyan ng PNC, Pachico, stevedore ba yun? Dyan sa may Banikain. Mm-hmm. Diyan ako nag-apply noon. Tapos pasok ako doon, eh. Marami pang kano noon. Diba? Doon ako nagpipintura-pintura kami doon sa mga barko na yan. Kasama na yung USS Philillo na yan. Okay. Huwag niyo nang tanongin ang edad ko, ha? Address na lang. Pwede na yon. Baka malaman. Kung... Okay, ito. Sir Biguas, pakibigwasan naman po yung mga taga-bus. Sabi niya, ay, wag naman sana po silang maupin, ha, doon sa sinasabi ko. Okay,
Kaya nga kasi natutuwa sila minsan dahil kahit ako minumura na ako dito sa mga... Siyempre, may mga ano, minumura ako, binabasa ko. Tapos pag nababasa ko, kasi yun naman ang dahilan para mag-iinit yung karburador ko. Para awayin nito sila. Kaya nga po, binabasa ko yun, hinahanap nila. Ay, iba daw yung tagabasa ko, patay ka din. Sige, grabo po. Nandito sa gilid ko. Nasa gilid ng camera. Siya po tagabasa ko, ha. Eh, sabi niya, wag. Ano? Sumignal na. Iyon, tumugtong na yung oras. Ayan po, mga kaibigan, eh, malalapit na po. Kasi maglalagay po ako ng palatandaan. Kapag oras na lalabas na yung isang patawag natin parang anino sa likuran ko, na kakantahin yan. Mayroon na kaming talent dito na kakantan yan eh. Pag kinanta na yung oras na, ibig sabihin mamamaalam na ako. Ayun po ha. Okay, mag-uuna. Maraming salamat po ha. Mamamaalam na po kami. Pangsamantalang mamamaalam. At sa Lunes, magsasama-sama tayo uli. At ang unang magpapaalam mo na, si Ma'am Rodaline. Medyo mahihain pa siya sa kamera, pero sa mga ilang araw, tingnan mo. Kaya gaano kasanayan, tingnan mo. Sige, Ma'am. Paalam na po tayo. Sige, paalam na po at sana supportan niyo po ang Bigwas. Pwede po bumati. Oh, sige, sige. Sabati ko pa ang mga taga-SBDMC, kay Ma'am Julie Tan, tapos kay Miss Maribel Ramos, kay Grace Isan, tsaka sa best friend ko na si Emily na Saudi ngayon. Wow, yun, live stream. Sa live stream, nanonood. Wow, maraming salamat ngayon. Oo, pwede silang manood kahit sa gitnang silangan dahil live stream po tayo, napapanood po tayo. At ano naman, sa loob ng ano, akin munang basahin to, baka magtampo ito, tagaloob ng SBMA ito, official ito eh. Kaya nga, marumi ngayon ang Ulunga po eh. Kasi wala daw nagkakandak ng EHIA. Ano yung EHIA? Hindi ko to alam ha. Kasi siya po kayo, hindi ko po naintindihan yan. Ito, bakit po maraming pinuntahan na state si Mayor? Nakalimutan niya ba na bayan ang bayan niya ngayon? Tag-ulan na. Ay bakit state of calamity din ito? Marunong na. Ito ng ating mga texter. Okay, Ma'am Jean. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan sa Ulonga po. Stay safe po tayo, magtulungan tayo at tayo rin po sama-sama. Mm-hmm. At magandang umaga po sa inyo. Ka Tommy, hindi pa magagalit ang kaibigan ko kapag hindi ko sabi. Sige, batiin mo. Magandang umaga at happy birthday, Khalid Spani. Ganun? Si Ma'am Pami! Ano ba? Ganun ba? Ako ngayon, ito ngayon lang mangyayari. Ma'am Pami, hindi kita kasi nakilala noon. Kung alam ko lang na three colors ka pala. Nung pumasok kaming tatlo ni Paulino sa kwarto mo, siya sana ang isisigapso ko sa ilalim ng lamisa. Hindi po ako na... Kung nalaman ko lang po na three colors ka, hindi ko kasi alam eh. Nakakaintindi po yung mga grupong ito sa aking sinasabi niya. Humingi ako ng tawad sa iyo nung pag-iba ni Paulino bago mag-eleksyon sa Gordon College. Ako po yung kasama niya noon. Kung nalaman ko lang na INC ka, si Paulino sana ang isilukso ko sa ilalim ng lamisa. Maraming salamat po sa inyong pong panunood sa ating programang Bigwas. At maraming salamat sa mga nakasubaybay sa iba't ibang dako. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili, ang inyong Bigwas!